kasalukuyang babalita mula sa lungsod ng pag-ibig, ito ang Abante Balita Iloilo. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Iloilo! Ako si Hazel Grace Kisay ang maghahati sa inyo na 5 minutong pagbabalita na walang kinakatakutan. At itong ulo ng mga nagbabagang balita. 29 na bagong kaso ng Omicron variant na diskubre ng DOH, ikinabahala! Special program ng journalism, ipinagdiriwa ang kanilang pinakaunang online Christmas party at gift-giving. 820,598 residente sa Iloilo na bakunahan na. Mga pampaswerte sa taong 2022, alamin. Pinayag ng Department of Health na 29 na bagong kaso ng Omicron variant of concern ang natuklasan mula sa 48 sample na sequence noong ikalawang araw ng Enero. 29 na kaso ng Omicron variant ay binubuo ng 10 returning overseas Filipinos at 19 na lokal na kaso na minakasaad ng mga adres sa National Capital Region na nagdala ng kabuuang bilang na 43 katao ang mga nakumpirmang kaso ng nasabing variant. Dahil dito, mahigpit na nagbabala ang DOH sa publiko laban sa pagbaliwala sa ating minimum public health standards at testing and isolation and quarantine protocols. Kasalukuyan naman bineberipika ng DOH ang resulta ng pagsusuri ng mga kapwa pasahero upang matukoy kung nagpositibo rin sila sa Omicron variant. Upang mas madama ang kahalagahan ng Pasko at magbigay saya sa mga mag-aaral, ipinagdiwang ang kauna-una ang online Christmas party at gift-giving ng Special Programming Journalism noong December 22, 2021. Prisa May Chiba, ibalita mo. Pinangunahan ng SPJ Student Council ang nasabing selebrasyon kung saan ito ay nagumpisa sa pagbigay ni Ginoong Chanapulyan ng pambungad na pagbati. Kasunod dito ang intermission at Christmas-inspired costume contest kung saan nanalo si Christine Peña ng 7 bulari sa unang pwesto. Hazel Kisay ng 10 si Trent sa pangalawang pwesto at Saudia Erlano ng 9 Creativity sa pangatlong pwesto. Mas pinatindi pa ang kasiyahan ng igulong aruleta para sa isinagawang raffle for a cause na ang pinangbiling tiket ng mga mag-aaral ay mapupunta sa pamilyang kapuspalad ng SPJ bilang regalo sa Pasko. Natapos ang programa sa pagbigay pasasalamat ni Jamil Dinin, SPJ Council President sa mga dumalo at sponsors ng nasabing programa. Binigay ng council officers ang Noche Buena package bilang regalo sa 11 pamilyang kapuspalad ng SPJ. Ang pahayag ng pamilya Guartero, isa sa mga nakatanggap ng gift package, nagpapasalamat sila dahil nakatulong do ito na kahit papaano mabuo ang kanilang Pasko sa konting handaan. Balik sa iyo, Kisay. Salamat, Kriza. Abangan ang susunod ng mga balita dahil kami magbabalik sa ilang sandali. Manatiling nakatutok sa Abante Balita Iloilo. Papalapit na eleksyon, sino kaya ang nararapat na botohin ng mga mamamayan? Ayun nga, napaisip din ako dahil lahat naman sila ay may iba't ibang ungalin para sa bansa. Siguradong mahihirapan sila sa pagboto at pagpili ng leader na nararapat. Pero ang dapat nilang pipiliin ay may maayos na plataforma, may nagawa na at may magagawa pa. Tama, dapat ay may sapat na kakayahan at kaalaman para may taguyod ng maayos ang bansa. Sang-ayon ako sa iyo. Magpasuhol dahil sa inyo nakasalalay ang kinabukasan ng ating bay. Sa susunod na taon, pag ako ay makakaboto na, isasiisip ko ang inyong mga sinabi. Salamat sa mga kaalaman inyong ibinahagi sa akin. Walang anuman. Sana ay maibahagi mo rin ito sa iba dahil kakailanganin din nila ito sa pagpili ng nararapat na... Kami ay nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin. At sa balita... Pag-kooperatiba ng mga frontliners kasamang local government unit ng mga munisipalidad sa Iloilo, umabot sa 57% ng 70% ang target ng populasyon sa lalawigang ganap na nabukunahan noong Enero 6. Alamin ang buong detalye, Kem Ermita. Ayon sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, mahigit 820,598 na ang kabuang bilang ng mga residente sa Iloilo ang ganap na nabakunahan pagkatapos ng pagsasagawa ng vaccination rollouts sa mga barangay, malls at iba pang vaccination sites. Nangunguna ang munisipalidad ng Uton sa may pinakamaraming nabakunahan ng mga residente kung saan umabot sa 39,074 ang pangkalahatang bilang ng mga ito at 44,483 naman sa unang doses. Samantala, 26,126 ang pangkalahatang bilang ng individual na nabakunahan sa munisipalidad ng Pavia na naitalang ikapito sa naturang datos.
at 29,274 naman ang bilang ng pasyente sa unang doses. Patuloy pa rin ang pagsasagawa ng DOH sa resbat mula kasangga ng bida upang mabakunahan na ang lahat ng mamayang Pilipino. Balik sa iyo, Isay. Salamat, Kim. At sa panghuling balita natin sa araw na ito, sa tuwing pasalubong ang bagong taon, hindi mawawala ang tradisyonal na gawain ng mga Pilipino gaya ng pampaswerte, pag-iingay, paghahanda ng masasarap na putahe. Ngayong 2022, ano kaya ang pampaswerte sa taong ito? Naril Asidera, ibalita mo. Hindi nawawala ang paniniwala ng mga Pilipino sa anumang bagay, lalong-lalo na sa mga pampaswerte sa tuwing bagong taon. Kaya narito ang mga pampaswerte sa taong 2022 na ayon sa Feng Shui Tip. Una, magsuot o gumamit ng gamit sa bahay na kulay golden yellow. Dapat bukas, masaya, at higit sa lahat ay malinis ang bahay ngayong bagong taon. Maghanda ng 12 prutas at mag-display ng Tiger Lucky Charm. Magsaboy din ng barya papasok sa bahay. Pinili naman ng Pantone ang pandaigdigang otoridad sa kulay, ang Very Perry, bilang kulay ng taon para sa 2022. Inilarawan ng kumpanya ang Very Perry bilang isang dynamic na periwinkle blue na may masiglang violet na red undertone na pinagsama ng asul sa enerhiya at kaguluhan ng pula. Balik sa iyo, Kisay. At iyon ang mga balita ang aming nakalap para sa inyo. Salamat sa pagtutok at sa muli, ito ang Abante Balita, Iloilo.